So magandang araw ka, Bola. At sa video naman na ito, pag-uusapan pa rin natin o ipagpapatuloy po natin yung series po natin kung saan natin pong binibigay yung best trade offer ka, Bola, ng bawat team. Para dito kay Junmar Fajardo, of course, Fajardo, still our group D, the number one player po in the PBA today. Ikaw baka, Bola, nakasubscribe ka na. Makipindot naman po yung subscription. For this edition po, Blackwater Phoenix at Hinebra na po yung atin pong pag-uusapan ka, Bola. And of course, this is just for fun about Junmar Fajardo. Kasi nga, di ba, arguably nga talaga, siya pa rin yung pinaka-impactful po na player ka, Bola, sa PBA. And of course, he has that very good na po na credentials actually na pwede na panlaban talaga to become the greatest of all time po ng history po ng PBA ka, Bola. So, dahil nga po dyan, yung magandang pag-usapan lang kung nasaan na ba yung trade value niya at this point of time. So sa Blackwater natin, ito po yung pwedeng i-offer na sa palagay natin. Number 2 pick, Troy Rosario at Ular at saka dalawang future first round pick. So basically, ang nangyayari dito, of course, they are trying to maximize that number 2 pick, di ba? Kung sobrang lalim talaga ng draft na ito, yung pinaproject natin, yung number 2 pick could be Justin Baltazar, pwede rin Cedric Bearfield, Deshaun Winston, depende na sa trip po ng San Miguel Beerman niya. Of course, Troy Rosario will be there to be that veteran po na firepower, Kabola. Ato Ular, the promising sophomore, Kabola. And then, two future freeze, Kabola, di ba? Kumbaga, sa package na to talaga, binibigyan ng Blackwater yung future nila at nagre-realize sila kay Fajardo na bubuhatin sila, Kabola, in the playoffs. For San Miguel naman, di ba? They will get that number 2 pick. Hindi naman talaga na. Like, halimbawa si Baltazar, di ba? Maging rookie pa lang po siya kung sakali, Kabola. And we'll have the 10 years po in the PBA of a top 10 type of career po. Kung mga top 10 po siya consistently sa PBA, I think that will be a good center of the package already. May Troy Rosario ka ba? And of course, yung dalawang future first na yan, very very amazing din po yan, Kabola. Ang pwedeng magiging kakahinat na yan, di ba? Kasi hindi naman talaga tayo sure kung kaya bang buhatin po ni Fajardo yung Blackwater into deep into the playoffs, lalo na yung kanya pong kanit po na injury issues. Felix natin, almost same case actually. Perkins, Mokon, Tyler Teo, and two future first. Kung baga, trinade po nila yung tatlong best player po nila, di ba? Perkins, sa mata ko, is a top 15 player po sa PBA pa rin, Kabola. He's really well-rounded, he can create plays for the others, Kabola. And of course, yung three-point shooting niya, respectable yan. Mokon, kumbaga, forward din po yung laruan niya. Ganun din, he is really a Swiss Army knife, Kabola. Can do a lot of things sa loob po ng court, Kabola. And of course, Tyler Teo, that promising young guard, Kabola, that can create for himself. And then the three-point shooting is very nasty, Kabola. Kumbaga, ito ang tatanggapin po ng San Miguel Beerman, eh. Maging sobrang lalim po ng lineup nila, di ba? Just imagine them having Perkins, Mokon, and Tyler Teo. Idadagdag mo sila kina Perez, kina Enciso, kina Cruz, di ba, kina Lassiter, kina Vic Manuel, kina Mawala Tautua. That will be a very, very deep team. Meron pa silang dalawang future first, Kabola, na pampasarap. Then, inibre natin ito. Naplagay nyo kaya dito. Malonzo Mariano and a first round pick. Let me be honest. Sa palagay ko, I can already argue that a Malonzo for Fajardo trade right now is actually a fair deal. Diba? Ganun kasi talaga kataas yung atin pong pananaw dito kay Malonzo. Lalo na po't pinakita niya that he can really play with the championship team. Hindi na pinakita po his performance niya with Hinebra, Kabola. And yung tanong na lang ngayon, Kabola, hanggang saan ba aabot talaga yung marireach niya? Kasi sa palagi ko talaga, meron po siyang potential to become the number one player, Kabola, as early as the next season. Depende pa rin sa kanya yun, Kabola, diba? Parang tingin ko talaga sa kanya, sa nakita ko, para siyang ano yun, higher version pa ni Erwin Santos, Kabola. Although, of course, may differences pa rin. Pero yun nakikita natin, very unique, very modern type of player po talaga ito si Jamie Malonzo. Kaya dinagdag ko na lang actually si Mariano sa yung first round pick, Kabola. Pampaganda lang tignan para sa mga fans na, of course, magre-realize sa history ni Fajardo and they will tell that a Malonzo for Fajardo swap is actually not a fair deal, Kabola. Kabola, sa palagay mo, Malonzo for Fajardo lang. Fair ba? Comment lang po sa baba.